station number one. SM Radio Station. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday! Good morning sa'yo, Kabisyo, na masipag na nagpuyat kagabi kasi may exam today sa school. Uy, good luck! Sana naman lahat ng pinag-aralan mo ilalabas sa exam. Tama yun. May mga examination kasi na nag-aral ka, tapos the next day, ibahin wala natin na exam. Hindi ko alam kung sino may mali eh. Ikaw yung teacher. Oh. So, sana lahat ng mga pinag-aralan mo. Kasi diba minsan sa, kunyari, chapters 1 to 18, ang examination, napakalawak nun, di ba? Grabe. Ang, saan ka? Saan mo? Saan? Alin? Paano? Di ba? Alin dun yung sakto kukunin ng teacher mo? Sa lahat ng pages from chapter 1 to 18. So, yun yung dasal namin na kung ano man. Oh, kung ano man. Di ba? Yung eksaktong napag-aralan mo, yun eksaktong itatanong. Kaya, naniniwala ko that is still important to take down notes eh. Tama. Kasi yun yung mga sinasabi ng mga teacher during the discussion. Minsan wala sa libro. Tama. At minsan kung doon siya nagfo-focus, baka doon ka kailangan mag-focus. At marami naalala nyo, marami tayong mga teachers na nanggugulat na lang minsan. Hindi nagsasabi na bukas may exam tayo ha. What? Mag-review kayo mamayang gabi. Walang ganun minsan. Nakakaloko. Kung alam lang ng mga teachers no, kung paano natin sila patayin sa utak natin. Kung paano natin sila murahin sa utak natin yung hindi ka handa, biglang pagpasok sasabihin ka agad, get 1/4 sheet of paper. Nakakaloka. Unang-una, hindi ka na nga nakinig kahapon. Tama. Pangalawa, wala ka pang papel. Yun yung pinakalakas sa lahat. Mabubuli ka para magkapapel. Nakakalurky talaga yung wala kang papel. Tapos wala, yung kamalas-malasan, wala ka ding ball pen. Yan diba? Yan, isa pa yan. Tapos, yung hihingan mo ng papel, kaaway mo pa sa classroom. So, alam mo yon, talagang kamalas-malasan talaga. Nangyayari talaga yung ganyang klase mga eksena. Kasi naman, Kabisyo, estudyante ka. Bakit na nakalagay dyan sa bag mo? Puro powder. Diba? Puro pampaganda. Iba't ibang kulay ng lipstick. Kapal-kapal na blush on. Tapos wala kang ball pen. Baka ano ba? Nagpapa-Avon kasi. Siguro. Sideline. Oh, wag nating ano, wag nating husgahan, 'di ba? Baka nga naman eh may kasamang brochure. yung mga makeup, 'di ba? So if you are a student, kailangan ka rin mo yung pagiging estudyante. Tama. So good luck sa examination mo kung meron man ngayon. Good luck sa project na kailangan mong pa ipasa. Sana natapos mo 'yan. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Ano po ba ang dapat kong gawin? Bagong break po kami ng boyfriend ko, pero hanggang ngayon, hindi ko po siya makalimutan kasi office mate ko po yung sister niya. Eh, yung sister niya, kamukhang-kamukha niya. Nakakainis! Nakakayamot! At nakaka-hurt. Kasi tuwing nakikita ko yung kapatid niya, naka-close ko din, nasasaktan po ako una kasi nga magkamukha sila. Pangalawa, kami, yung kapatid niya at ako, eh, close din naman. How can I move on? Bakit kasi? Bakit pa ako na in love? Yan. Thanks, Tambalan. Hi, Tanghenyo. Ayan. God bless po sa inyo and hope to meet you soon. Okey-dokey. Okay. Moving on is very difficult. Walang nagsabing madali ang pag-move on, guys. Talagang ano yan. It will take time. Oo. Hindi basta-basta, hindi masasabi nating dalawa, tatlong araw. Yung iba talagang years bago makamove on. Correct. Yung iba months. Depende dun sa lalim ng relationship niyo. Depende sa dahilan kung bakit kayo nag-break up. Tama. Pwede din kasing saglit lang kayo, pero yung dahilan ng break up ninyo masyadong masakit. Tama. Kaya hindi mo rin makalimutan. Hindi diba? Maayos yung closure. Oo, corrected by. Yun talaga. So, sa madaling salita, whether or not meron kang makikitang kapatid niya na kamukhang-kamukha niya sa opisina, talagang yung pinagdadaanan mo ay hindi talaga madali. Normal yan, yung iiyak ka, tama. Yung mukha kang tanga, iyak ka ng iyak, gumagawa ka ng report, umiiyak ka, kumakain kayo sa cafeteria, umiiyak ka. Normal yan, yung papasok ka, magkaiba yung kulay ng stockings mo. Sadya ba yun o hindi sadya? Oo. Diba na? Sadya o hindi sadya? Hindi sadya. Kasi sa book na eh. Kasi wala ka sa sarili wala mo na. Wala ka na sa sarili. Papasok ka, kalahati na book, may rollers. O kaya kalahati na kapal.
plancha, kalahati hindi, 'di ba? Ganun, it's normal kasi iba't iba tayo ng paraan para harapin ang isang breakup. Ang problema mo lang ngayon kasi nakikita mo pa yung kapatid. Pero alam mo, at yun yung mas lalong hindi nakakatulong. Oh, yun yung nagpapahirap. Pati naniniwala kami na eventually makaka-get over ka din. Ma-immune ka na din. Ma-immune ka na din talaga kasi hindi lang ikaw yung nakaranas ng ganyan. Tama. Naranasan namin 'yan. Yung nakikita pa namin yung mga kamag-anak, ka-close namin 'yon. Oh, ako dati nakikita ko pa yung ano, yung kapatid dito. Alam mo yun? So alam mo 'yon. Eh magkamukha din sila. Eh di, alam mo 'yun, so so talagang ano yan eh, mahirap sa una. Tandaan, the beginning is always the hardest. Yes. Kahit ano, pagda-diet, pagpapataba. Totoo, pag-a-apply ng trabaho. Pag-a-apply ng trabaho, pag-start mag-gym, pag-start ng isang bagong hobby, pag-start ng pagluluto. Pagpasok sa business. Correct, lahat yan. Sa una lang siya, sa una talaga, mahirap. So yun yung tatandaan mo. Lilipas din yan. Siyempre hindi lang ngayon, bago pa eh. Tama. Diba? Kung ako pa sa akin, kung makakatulong sa'yo na palagi mo pa rin kinakausap yung sister niya, kung yun yung para mo para mag-cope, pwede, sige. Okay lang. Pwede din naman. Kung feeling mo, nakakatulong. Nakakatulong, ha, correct. Mm-hmm. Diba? So, good luck. Kasi, ikaw din naman makakapagsabi kung kailan ka makakapag-move on. Mas totoo talaga yan, friend. We feel you, Kabisyo. Ulitin namin na kasi naranasan din namin yan. Yung pagkakataon na feeling mo, basura ka, mm-hmm, binasura ka nung taong yun. Hugot na, hugot ka. Sabi ko nga, hi! Yung feeling na binasura. Yung tipong, ang sabi namin, kay mo lahat. Hindi naman natin pinag-uusapan yung paraanong pag-break nila, pero yung hugot mo, chupel eh. May yung pag-action binasura, eh. Yung feeling binasura na binasuran ka. Diba? Binigay mo lahat. Minahal mo na, minahal mo lang naman siya. Mm. Pero sinayang niya ang pagmamahal na yun. Totoo. Diba? Eh, ganun talaga eh. Some people are just not meant to be. Correct. Yung mahirap tanggapin yun though. Lalo na kung matagal na kayo. Tama. Hindi mo inakala ever na merong parte ng cell of her body or his body na kaya kang lukohin. Diba? Yung hindi naman siya mukhang minute na. Mukha siyang mahinhen. Bakit niya ako tinutay? Diba? Hindi mo mawari. Ganun talaga eh. Diba? Tapos niloko ka. Ganun. Correct. Nangyayari. Yung ang dami niyong pangako sa isa't isa. Hmm. Ang dami niyong plano in the future. Na sana pag tayo kinasal, ganito yung mangyayari. Hmm. Siyempre, ikaw naman na fall ka, di ba? Paniwala ka. Correct. Na talagang ibibigay sa iyo ang lahat. Eh nakakita lang ng ibang maganda, kinalimutan ka na. Di ba? Nakatagpo lang ng bagong maganda, iniwanan ka na, niloko ka na. Ang masaklap pa dito, pinagpalit ka na nga sa pangit pa. Yung lemeng. Di ba? Siyempre patawa-tawa lang kami dito, di ba? Samantalang ikaw, habang nakikinig ka sa amin, iyak-iyak ka talaga. It happens. Ganun talaga. Lahat tayo naman dyan. You have to go through that. Alam mo, kaming dalawa mag-asawa, iniisip namin, paano ko pagka umiyak na yung, kasi isang araw nanood kami sa Netflix ng ano, ng isang movie na yung babae, teenager siya, tapos iyak siya ng iyak kasi niwalayan siya ng jowa niya. Tapos parehas kaming tahimik na mag-asawa, yung pala parehas kami nang iniisip. Iniisip namin na, paano kaya pag si Princess na yung mag-go through nun, pero kailangan yung pagdaanan. Alam nga naman sa pakay namin lalaki, lumoko. Kasi hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan na sa lahat ng malalaki ng loko sa akin na yung nanay ko may ginawa eh. Uh-oh. Na parang sinugod, inaway. Binato yung bintana. Sinunog yung kotse. Binasag yung ilong. Diba? Pinuntahan sa opisina. Tinampas ang windshield. Diba? Kanausap yung boss ng ex. Parang wala eh. Parang ang support na binigay niya is, I am just here. Kalmahin ka. Oo, kalmahin ka. May, lagi niya lang sinasabi sa akin noon, meron yan. Lahat ng kaldero may nakalaang takip. Ramdam nila, no? Hindi yan, ano, hindi ka mauubusan, mga ganun. Kasi yung iyak ko, no, hagulgul ko, parang naubusan ako ng lalaki. Akala mo siya na yung huling lalaki sa buong mundo eh, di ba? So hindi ko so I don't think may sinugod siya sa mga ex, kahit na masaklap yung pagka-break. Pero tinanong mo ba siya? Na ano? Kung sinugod niya. Baka naman hindi ko lang alam, ano? Baka
nga naman pala. Tinanggal pala ng gate ng bahay, hindi mo lang alam. Sikreto niya lang po ang lang ginawa. Nag-attempt ka ba na i-consult yung ano yung mama mo na para i-pamper ka? Ma, broken hearted ako. Ay, ano gagawin mo? Oo naman. Okay. Tsaka automatic. So, hinayaan ka lang niya? Hindi ka oo, naman. Hindi hinayaan niya ako to experience it. Oh, hindi mo nakita yung nanggigil yun. Nasaan yung kutsilyo natin? Pupunta ako sa bahay yun at susugurin ko siya. Hindi. Pero kaming dalawang mag-asawa, nung nanonood kami ng movie na yun, parehas kami ng takbo ng isip kung anong kutsilyo yung gagamitin namin. Pag may nanakit sa anak namin. Hindi, charot lang. Baka mamaya hindi magkatsyawa yan ako. Diba? Pero, ano eh, yun yung parehong tumakbo sa isip natin. Anong gagawin natin pag may iniiyak ka na siyang lalaki? Mm-mm. Pero, ganun talaga eh. Kailangan niyang pagdaanan. Hindi mo naman pwedeng awayin yung lalaki. Unless talagang, feeling ko in very extreme cases. Oh, yun na, estafa, ganun. Yeah. Mga ganun, nadamay kayo. Naloko na nga na estafa pa. yung mga ganyan, di ba? Pinaasa na nga, pero, binugaw yung binugaw niya. Correct. Yung mga ganyan, yung very extreme cases. Pero most of the time, kailangan talagang maranasan, di ba? Correct. Kumbaga, so, hayaan nyo lang din na maranasan yung pagkakataon. So, ang punto ko dito, girl, kailangan mo lang din talaga yung maranasan. Kasi totoo diba? Yun. Meron kang may matututunan. Yun. May matututunan ka dyan. Tapos pagtatawanan mo yan in the future, masarap na yung ikwento, lalong para yung project na natapos mo, yung ang daming paghihirap, ang sakit, ang daming iyak, pero pag natapos mo, ang sarap. Tama. Diba? So ganun din yung magiging feeling yan, yung kapag you're over him already, may isip mo, ang sarap na kaya ko, di ako na baliw, di ako na praning, nagmukhang tanga ng a lot of times, diba? Pero ano, kinaya, diba? So kakayanin mo din. Ito tataga talaga namin sa, itataga mo rin ito sa bato kasi tinaga na rin namin minsan sa bato o ipinangako namin na balang araw pagtatawa na namin lahat na nangyayari sa amin, mandidiri kami doon sa taong na dating hinabol-habol namin. Kadiri diba? Talaga, promise. Bakit? Diba? Totoo ba? Iniyakan ko yun! Anong kuro-kuro? Kadiri, diba? Anong kuro-kuro mo, tangin nyo? Well, ang tingin ko dyan, kaya yung mga magulang, hindi nila hinahabol yung mga boyfriend because that's a human nature. It's a circle of life na pagdaanan na nila ang puntong yan at ito yung dapat daw na maranasan mo rin. Correct. And eventually, makaka-move on ka na rin. Dapat talaga natin maintindihan na bahagi ito ng buhay. Bahagi ng paglaki, mga kaibigan, yung masasaktan at lulukohin ka. Correct. Diba? Kasi, o lulukohin at masasaktan yung ka. Yung mga tao kasing nananakit natin, yun sila yung mga instrumento para ma-meet mo yung future mo. Yun. Tama. Paano? Halimbawa, kung nasaktan ka, ikaw ding naging okay kayo, hindi mo na-meet yung mister mo ngayon, yung asawa mo ngayon. Kung sino man yung nagpapahappy sa'yo ngayon. Ganun lang yun. At tama din yung sinabi mo, partner, na talagang may matututunan ka dito, Kabisyo. It will make you stronger, wiser. It will make you grow. Mm-hmm. Totoo yun. Totoo naman yung kanta ni Regine, di ba? You made me stronger by breaking my heart. Yan. Kantahin mo nga, bakit hindi mo kinanta? Anong sinabi ko pa nga lang, plenema na ako. Kantahin mo para mabigyan na mahustisya yung outfit. Akala ko nga, kurtina kanina. Sabi ko na, isipin nyo, kurtina to eh. Pang diva outfit yan eh. Oh. Ang presko, no? Ang presko, mainit na kasi. Kailangan talaga magsuot ka ng mga butas-butas. Mag-jinit ng panahon, di ba? Dapat hindi ka dadaan sa mga loob-looban. Dapat hindi ako dadaan sa barbed wire. Sa mga masisigip, lalabas kang hubad. Nasabit ako ng bonggang-bongga. Ay, nako, di ba? So, through the song, di ba? You made me stronger by breaking my heart. Kasi patatatagin ka niyan. And this doesn't just go for, ano ha, yung heartbreaks. Pati yan sa lahat ng aspeto ng buhay. Pagka may problema kayo sa pamilya. Tama. Diba? Patatatagin ka ng mga problemang yan. Pag may problema sa opisina, patitibayin ka ng mga problemang yan. Correct. Sa lahat ng ventures sa buhay, mga kaibigan, may mga challenges talagang kaakibat yan. And ang tingnan mo dito yung wisdom na makukuha mo after that breakup or after the challenge. Siyempre naman, di mo get sa ngayon. Kahit ano pang sabihin namin. Sarado kasi ang isip mo. Mas nangingababaw ang emosyon mo. Sabihin mo, pinagsasabi nitong tatlo, kala mo hindi nag-break. Kala mo hindi naranasan mag-ano. Naranasan kasi namin, tapos nalagpasan namin. Tama. Ako, alam ko iniisip dyan, hindi lang ikaw yung nagdaan dyan. Parang thesis yan eh. Dati, partner, takot na takot ako sa thesis. Nung high school pa lang ako, kasi parang college, basta pinag-usapan na ng high school, nag-grabe daw pag college.
college. Yung thesis daw, malupit daw talaga yan. Parang, ano yan, hindi mo halos kakayanin, sleepless nights, ganyan. Dinedread ko yung thesis kasi yun na yung thinking ko na hindi ko siya kakayanin. Pero, kinundition ng mga classmates mo hindi magandang influensya, no? Correct. Sabihin na, hindi nila, alam, may mga minabaliw na. Ganun pa akong kwentong narinig. Diba? E tapos, naisip ko lang, ang dami ko naman mga pinsan na nag-graduate, na nag-thesis. Normal naman. Ayos naman sila. Meron pa ako kaibigan, bobo-bobo eh. Ang hinahina talaga. Naipasa niya yung thesis niya. So, anong dahilan para hindi ko siya maipasa? So, ibig sabihin lang nito, hindi lang ikaw yung dumadaan dyan. Tama. Madami na ang dumaan dyan at nalagpasa nila. Tama. O, ikaw din. Kering-kering mo yan, te. Ano yung... Kalang tumambay dyan, daan ka lang. Oo. Na anong yung naaalala niyo na pinakamahirap na part ng moving on, yung tipong hindi ba kayo nakakain, napabayaan niyo yung sarili niyo, hindi niyo na sinusunod yung mga magulang niyo, nagkukulong kayo sa kwarto. All of the above. Parang hindi ko ma-distinguish na pa isa-isa lang. Iisa kasi tayo nang iniisip lahat. Hindi, I think yung pinakamasaklap, masaklap lagi is waking up in the morning. Oh. Yun yung feeling na pinakamasakit din yung ano, yung nagsi-self-pity ka. Awang-awa ka sa sarili mo. Yun yung iisipin mo, nagmamahal ka lang, ganyan. Correct. Ang hirap mahirap nun eh. Ako para sa akin, ang pinakamahirap yung pagising sa umaga. Lagi ka nalang umiiyak kahit wala namang kaiyak-iyak na kasi, dahilan. Ibig sabihin kasi, nung haharapin mo na naman yung isang buong araw na wala siya. Yes! Galit sa puso din. Pero totoo, diba? At sa club, no? The days are long. The days are long. Napakahaba ng araw kapag ka nagtatry ka mag-move on. Yung pinakamasaklap dito, yung akala mo nakatulog ka na. Tapos pagising mo, 1 a.m. pa lang. Tapos hindi ka na makakatulog. Maaaralan mo na siya overnight. Yun yung mga hindi ko makakalimutan na moment. Yung akala mo na ihimbing mo na yung sarili mo kaya iyak. Tapos magigising ka, madilim pa, 1:30 lang. Tapos hindi ka na makatulog. 5 minutes ka pala. Oo, 5 minutes ka pala nakatulog. Pili mo, dami na nangyari. Correct. Oh, di ba? Tapos pipilitin mo na naman makatulog, tapos pagising mo, marirealize mo, di ba? Kunyari, gigising ka ng 5. Marirealize mo, napakahaba ng araw. Correct. Na kailangan mong harapin na wala siya. Masaklap yun, ha? Oo, yun ang pinakamasaklap. Pero kaya mo. Pero nalagpasan. Pero malalagpasan mo yan. May kakilala nga ako eh, ganun din, as in na tinatry naman niyang enjoy yung sarili niya. So, binagawa niyang abala yung sarili. So, sa trabaho, kahit pa paano, nakakalimutan niya kasi nga nagpapakasubsob siya sa trabaho. Ang pinakamalungkot na part, yung pag-uwian na. Tama. Nanginginig siya. Mm. Kasi pag-uwi niya ng bahay, nasanay siya magkasama sila. Yun, nag-live-in. Oo, nag-live-in. Mm. Tapos, pag-uwi niya ng bahay, wala nang mga gamit. Ang saklap noon, isa na lang yung toothbrush, isa na lang yung tuwalya, wala nang brief na nakakalap. Wala yung amoy laway. Wala nang sasalubong sa isang bahay. Patay correct. Na ang ilaw pag-uwi mo ng bahay. Diba yun yung mga pinakamasaklap na pangyayari? Pero wag ka. After 3 months, masaya na ulit siya ngayon. May bagong love life na. Wala pa naman pero nakamove on. Diba? So ikaw din, kaya mo ding lagpasan yan. Siguro mas mabilis ang proseso ng pang-move on pag lumabas ka dun sa comfort zone mo sa usual routine ninyo. So ibig sabihin, kaya tanghenyo, may mga bagong break, bigla nag-gym. Yan. Bigla natututo magluto. Biglang nagmo-motor. May kaibigan ako. Takot na umangkas eh. Kaya nga. May kaibigan ko na kung ganyan. Ayaw niya yung angkas. Oh. Sabi niya, paano nakakayanan ng mga tao yung umaangkas sila? Hindi nila kakilala yung rider. Ganyan-ganyan. Nung bagong brake, bumili ng motor. Pambihira. At ngayon, riding in tandem na po sila. Diba? May bago na siya jowa. Riding in tandem na sila. Diba? Tambala na sila sa pag-ano. Pero dati, hindi mo maiisip sa kahit anong parte ng katawan niya na magmumotor yan. Diba? Yun yung sinasabi ni Tanghenyo na na sometimes you gotta get out of that comfort zone para din mabasag yung routine. Tama. Kasi kung yung routine mo nga, uuwi ka ng bahay, nanginginig ka kasi umiiyak ka dahil talagang ikababaliw mo yan. At hindi mo akalain magaling ka na pala sumasali ka ng racing. Oh, diba? Malabang si Samo nakalive. Nakalive. Nag-drag race ka. Nag-drag race pala. Nag-live sa boss. Kasama na sa Formula 1. Diba?
Di mo masasabi ah. Yung totoo palang breakup na yun, yung magiging dahilan kung bakit magiging kang athlete. Oo. Yung breakup na yun, magiging dahilan kung bakit ka magiging chef. Oh. Tama. Diba? So, there is a reason for everything. Yes. You can do it. Of course, ngayon, hindi mo lang maintindihan, pero eventually, you will understand why it had to happen. Naniniwala kami, kaya mo yan. Tama. Tsaka isipin mo rin, baka maswerte ka pa pag normal lang na breakup, samantalang iba, yung pinagpalit, mas masakit yun. Eh. Mm. Sa payo, ano? Yung nakita mo, binirekan ka, tapos nakita mo, may kasama na. Nakaw! Yan ang masakit. Ura-urada, nagkalokohan na pala. Pero kaya mo din yun. Nalagpasan nga nila, di ba? Oo, yung mga ganon. Oo, di ba? Yung pinagpalit sa pangit, pinagpalit agad. Di ba? Totoo yan. Kung naranasan ko yan, pinagpalit ako sa patapatayin legs. Sabi mo bakit? Kainis. Pero nalagpasan. Di ba? Kasi minsan di mo maintindihan bakit. Oo. Saan ako nagkamali, saan ako nagkulang. Pero malalagpasan. Tama. Mamaya tala-tala sabi magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hit, GBGB lang. Love lang. Muli, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yo! Ang programang walang problema. Hey! Always your number one SM Radio Station. Love Radio.